Hinabol at pinalibutan ng mga barko ng China ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa West Philippine Sea nitong nakaraang linggo. Bukod dito, sinilaw rin ng laser ang eroplano ng Pilipinas na posibleng makabulag kung tumama sa piloto. Balitang hatid ni Ian Cruz. Mula sa ere, tanaw ang dalawang Chinese missile boats na kulay camouflage sa Hasahasa Shoal, bahagi ng West Philippine Sea nitong Biyernes, September 27. Hinahabol nila ang mga barko ng BFAR na BRP Datu Matanam Taradapit at BRP Datu Rumapenet. Dalawang missile ship ng China yung namataan natin dito sa West Philippine Sea malapit sa Hasahasa Shoal. Hinahabol nila yung dalawang barko ng BFAR na pumunta dito sa Hasahasa Shoal para sana paghatid ng ayuda sa mga mangingisda dito. Namataan ko rin doon ang China Coast Guard Vessel 21555 na humarang at bumutas sa BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard at BRP Datu Sanday ng BFAR kamakailan. Maya-maya pa, sinilaw ng missile boat ang sinasakyan naming eroplano. Yan ang laser. Agad nag-radio challenge ang aming mga piloto. Chinese Navy vessel, you are endangering our safety. Do not fire laser on our aircraft. Pero di sumagot ang mga Chino. Dalawang beses pang nag-laser ang missile boat. Pag natapat yun sa mata nating piloto, it will cause temporary blindness. Kalaunan ay umiba na ng tinatahak na direksyon ng missile boats at nagbagal ng takbo. Ayon sa National Maritime Council, ngayon lang bumuntot sa ating civilian vessel ang missile boat ng Chinese Navy. Ibibigay raw nila sa DFA ang reports ng BFAR at media kognay nito. Ang panggigipit ng China, nararanasan din ng mga mangingisda. Minsan ma'am pinapaalis bago minsan hinaharangan din. Kaya ang dating 10 toneladang huli sa 15 araw na pangingisda, isang tonelada na lang ngayon. Nalulungkot ako, medyo nagagalit. Siyempre, sa atin naman yan, bago pinagbabawalan tayo, di siyempre, magagalit naman ako tayo. Magit 800 mangingisda ang nabigyan ng diesel at relief packs ng BFAR. Bukod sa Hasahasa Shoal, naghati din ng tulong sa Marie Louise Bank at Iroquois Reef kung saan di bababa sa 20 Chinese militia vessels ang pumalibot sa BRP Datu Pagbuaya at BRP Datu Bangkaw. Hindi naman sila lumapit kaya natuloy ang pamimigay ng ayuda. Bago pa makadaong sa Pag-asa Island ang apat na barko ng BFAR noong Miyerkules, September 25, sinundan na ang mga ito ng mga barko ng Chinese Navy. Sa routine maritime patrol ng BFAR kinabukasan, di bababa sa 10 Chinese militia vessels ang namataang nakapalibot sa Pag-asa Island. Niradyohan ng China ang BFAR vessels para itaboy sa lalapitang Sandy K-1. In the area, under the jurisdiction of the People's Republic of China. China Coast Guard 5101, this is BRP Datu Pagbuaya. A Bureau of Fisheries and Aquatic Resources present the Philippine government conducting a lawful maritime patrol. You must stay clear of our route. Over. Maya-maya ay nagbaba ng dalawang inflatable boat ang China na may sakay na Coast Guard personnel na humabol sa BRP Datu Rumapenet. Sumunod na rin ang dalawang Chinese militia vessels. Ang isa humabol sa Rumapenet, ang isa naman sa BRP Datu Pagbuaya. Pagkatapos, lumipad ang helicopter ng Chinese Navy at inikutan ang dalawang barko ng BFAR. Ang Datu Rumapenet, pinagitnaan na ng isang Chinese militia vessel, dalawang inflatable boat at helicopter ng Chinese Navy. Hinarangan din ng China Coast Guard ang Pagbuaya, isang dangerous maneuver na may tuturing. Umiwas na lang ang BFAR vessel kaya walang banggaan. Natuloy rin ang patrol mission Sandy Case 1, 2 at 3 na nilayon din ng China vessels. Ang mga hakbang ng China, tinawag ng National Maritime Council na illegal. That maritime area is within the exclusive economic zone of our country. Wala silang karapatang maghabol, wala silang karapatang intimidate yung mga civilian boats na nandun. Doon sila kabilis gumalaw dahil napakalapit ng Subiri, doon nila tinatago o sinasabi natin ginagrahe ng kanilang mga Navy ships. Sa maritime patrol ng BFAR,
kapuna-punang malapit na ang mga barko ng China sa mainland Palawan. Huwebes pa lang ay namataan na ang China Coast Guard 5202 at Chinese Warship 551 malapit sa Palawan. Babala ng National Maritime Council. Non-negotiable yun pag pumasok na sila sa ating 12 nautical miles, territory na natin yun. Now we can already do more physical challenges. No? We can even board them. Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.